Inatak sa mga tauhan ng MMDA ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa Manila. Kabilang sa mga in-impound ang tricycle ng isang clown na rumalakat lamang sa birthday party. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Bakit? Napaiyak na lang ang ginang na ito nang mahatak ang tricycle ng kanyang anak sa Road 10 sa Tondo, Maynila. Nadatnan ito ng mga taga-MMDA na iligal na nakaparada sa kalsada. Walang nagawa ang pakiusap ng matanda. Nirekel po eh. Sandali lang po yung anak po eh. Hindi po. Sandali lang po naman siya. Ang clown naman na ito na nagpasaya sa isang birthday party. Napasimangot na lang nang masampulan din ng clearing operation. Paano kasi ang kinita niya sa party? Kulang pa sa pambayad ng tiket at pagtubo sa tricycle na in-impound ng MMDA. Bakit naiwan niya sa rin tricycle niya? Kasi po may clown lang po ako sa loob eh. Ano meron sir? Party po. Birthday ng bata po. Magkano kita? 500 lang po kasi itong ano ko eh. Kuda clown lang ko eh. Ang jeepney driver na ito nahuli ring nakaparada sa tabing kalsada. Paliwanag naman niya, umalis lang siya sandali dahil sa tawag ng kalikasan. Nag-iba niyo lang ako? Oo. Oh, emergency, kumbaga. Nagsagawa kaninang hapon ng clearing operation ng MMDA para maalis sa mga sasakyang iligal na nakaparada sa lungsod ng Maynila. Ganito rin ang eksena kaninang umaga sa 11th Avenue sa Caloocan City. Nabulabog ang mga residente matapos pagkahataki ng mga nakahambalang nasasakyan. Nakatanggap daw ng sumbong ang MMDA na hindi na halos madaanan ang 11th Avenue. Halos sa kalsada na raw dumadaan ang mga tao. Itong 11th Avenue, no? Itong mga avenues here in Caloocan, these are all considered mga major streets po nila dito sa lungsod. So it's very important na it's always kept clear of any forms of obstruction. Umabot sa higit 40 sasakyan ang nahuli ng MMDA sa kanilang clearing operation ngayong araw. 16 naman ang na-impound dahil sa illegal parking. 1,000 piso ang multa sa illegal parking na may nakasakay na driver sa sasakyan. Pero kung walang driver, 2,000 piso ang multa. Kapag nahatak naman ang sasakyan, hindi bababa sa 1,500 pesos ang babayaran para mabawi ang sasakyan. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Ed Linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.